Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Biyahe to, lagi na lang biyahe, anak ng teting naman, no? Biyahe na lang kayo ng biyahe. Oo, ang dapat ginagawa nyo, sinusolusyonan nyo yung mga problema dito sa Pinas. Anak ng teting, dinaig nyo pa si DJ Kyle 21 eh. Oo, yung trabaho niya, ano eh, yung umiikot sa buong mundo para mag-chismis. Grabe, mag-ano na naman sila, travel all over the water. Grabe, ano na naman kayang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa at magta-travel na naman next week? Ano na naman kaya ang i-deposit sa ibang bansa? Ay! Hoy! Nabulangan nyo! Ipahiin nyo! Sorry. Adulas lang, sorry. Ano na naman kaya ang mga itatambak sa ibang lugar? Ano na naman kaya ang mga dinala, dadalhin sa iba? Grabe, babiyahin na naman siya. Wala na bang bago? Puta na, biyahe kayo ng biyahe. Biyahe kayo ng biyahe, tapos gutom pa rin yung mga tao dito sa Pinas. Ano na sabi na naman? Pinag-aaralan. Pinag-aaralan lang alin? Ano ang pinag-aaralan? Ha? Anong pinag-aaralan? Yung ano? Yung pag-imbak ng pera doon sa ibang mansa, ganun ba? Eww! Ay, tayo dyan. Alam nyo ha, ako po ay nanaginip. Oh, dahil natin sa panaginip. Ako po ay nanaginip na naman. At ako ay nanaginip na ang ating presidente ay nag-iimbak ng pera sa iba't ibang bansa, lalo na sa lugar ng Amerika. No! Oh my God. You eating my nerve. Gago! Ha? 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 Gumitbit ka na naman ng pera ng kaban ng bayan, ha? Gumanon ka na naman dun, ha? Hindi, ano lang yung panaginip, ha? Nagulat nga ako, eh. Tapos biglang, ano? Alam mo yun, biglang ang tigadala niya ng pera si, ano, si Mike Abe, tsaka si, ano, si Ninyo Barsag. Tapos, no? Tapos si Ninyo Barsaga hinarang sa airport. Sabi kay Kuting, ay sir, no pets allowed po. May kasama po kayo, ugoy. Wild animal po yan, sir. Kahit na po na presidente po kayo, bawal po dyan yung ano, sa loob ng aeroplano mga wild animal. Mamaya po, magwala po yan. Tapos biglang binulungan ni Mike Abbey yung ano, yung umarang sa kanila sa airport. Secret deal. Gago! Mutayla, wala lang alam, Lelo. Wala lang ibang alam na salita, only secret deal eh. Yung paket na daw. Sa panaginip ko, paket na ng ano eh, ng hagdanan si Kuting eh. Tapos gumaganyan-ganyan na sa tao, yung bumababay-babay. Sabay pag ano, si Ninyo daw, may bit-bit na dalawang attache case. Oo, pasampa na dun sa hagdanan ng aeroplano eh. Sabay hinarang oh. Sir, bawal po dito yung mga wild animal. Bawal po dito yan. Yung mga wild animal, hindi po pwede po dito. Aso, pusa, ibon, pero yung mga gorilla po, bawal yan dito. Tapos kalbo pa po. Hindi po kaya may buni yan. Hindi po kaya may buni yan, sir, kasi ano na eh,
Baka mahawaan po yung ibang pasahero yung ano nyo. Tapos lumapit na naman si Mike Abbey, sabi ni Mike Abbey, oh, secret deal. Secret deal. Tapos ano, no? Tinanong siya ni ano, ni Kuting, ano bang gagawin natin kay ano? Dito kay Ninyo, paano ba gagawin natin kung ano ba to? Kaya ba natin papasukin to doon? Sabi ni Mike Abel, lumapit. Binulungan niya si Kuting, sabi niya. Secret deal. Wala lang ibang alam eh, no? Oh, ang tanging bukod na nasasabi doon, ay Ma'am Bargain Sheriff. Ang nasasabi lang doon ni Mike Abbey sa panaginip po, ang words na secret deal. Nakita ko pa nga yung mga libag vloggers doon eh. Yung mga tanso dugyot libag vloggers. Kumaga ron, no? May hawak na ano. DJ, paging, nandiyan ka ba DJ? DJ Kyle. Tagal naman mag-ano nitong ano na to? Oh, may daladalang placards yung ano, yung mga dugyot libag vloggers. So, sabi niya, Presidente, aksyonan niyo po ang mga vlogger na nangi-strike. Magka-cage pa, wala mong napatol dun. Oo, hanggang pangarap na lang yun. Hanggang kay Maria lang yun. Kay Palad. Oo. So, eto na. Eto na yung panaginip ko, no? Oh, BBM, muling babiyahe patungong Amerika sa susunod na linggo. So, para na naman kaya saan to? At ano naman kaya ang kakahinatnan nito? May magandang idudulot ba to sa ating Pilipinas? May magandang kakalabasan kaya ito? So, okay, let's start, begin. Ring bibiyahe si Pangulong Bongbong Marcos patungong Amerika sa susunod na linggo. Ayon sa isang opisyal ng Department of Foreign Affairs, inaasang tatalakayin sa nasabing pagtitipon ang patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Si Cresceline Catarong magbabalita. Punta na! Walang yana naman yan. Gagamit na naman kayo ng pera ng bayan para lang dyan sa putangin ng West Philippine Sea na yan. Akala ko para na naman sa bigas. Akala ko para sa mga bilihin dito sa Pilipinas. West Philippines na West Philippines na naman. Anak ng teting na yun po. Ano ba mapapala namin dyan? Abangan nyo mamaya yung i-interviewin natin na about yun sa West Philippines. No, ayun yung marami kayong malalaman mamaya, ha. Special interview and exclusive. So tatawagan natin siya mamaya, ha. Grabe. Para na naman sa West Philippines, tapos gamit-gamit mo yung ginagamit mo sa mga travels mo yung pera ng bayan. Tapos para lang sa West Philippines. Ay, ambot sa imo dong. Ang baho ng imong lubot. Gago. Dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang United States Japan Philippines Trilateral Leaders Summit sa Washington DC sa 11 ng Abril. Ito ang inanunsyo ni Department of Foreign Affairs Acting Deputy Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Hans Mohaimin Siriban sa pre-departure briefing sa Malacañang nitong Biyernes. Kasama ni Marcos sa nasabing summit sina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Nahumo! Joe Biden. Ay naku, ba't ganito ang ating namumuno sa Pilipinas? Yung mga walang kakwenta-kwenta, yun yung inaasikaso. Pero yung kahirapan dito sa Pilipinas nga. Tanan naman papala natin sa West Philippines na yan. Sasabihin, yung gas, yung ano. Tanan, hindi naman na yan ang solusyon sa problema dito sa Pilipinas eh. Tingnan mo, ano, ito ha, bandang huli, ha,
Bandang uli ang Pilipinas magsasaing na lang ng buhangin galing sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, Mila Oraya, mega shoutout, Ma'am Bargain Shopper shoutout. No? Ang Pilipinas magsasaing na lang ng ano, buhangin galing sa West Philippine Sea niyan. Tapos ang ulam, ang magiging ulam natin yung bakal ng ano, yung barko ng Sierra Madre. Ipapangat-ngat sa atin yun ng pangulo natin. Wala na eh. Yung pera dito ng, yung pondo ng Pilipinas. Hindi, sa totoo lang ito, real talk ha. Masaktan na kung masaktan kayo ha. Ang yaman ng Pilipinas, sa totoo lang. Sobrang yaman ng Pilipinas, sobrang laki ng pondo natin. Madamot lang talaga yung gobyerno. Totoo yan. Napakayaman ng Pilipinas, madamot lang ang gobyerno. Upa na, ang bango nun ah. Uy, but, sino nagluluto ng pork? Shit, nagutom ako. Ang bango. Pwede ba i-stop ko muna to? Live kain lang ako, charot. Inabot ng gutom eh, no? Hindi, totoo yan. Ito, real talk talaga yan. Yung problema natin sa bigas, kayang-kaya naman talaga solusyonan. Sa totoo lang, kayang-kaya. Oh, napakadaling solusyonan. Yung bigas, yung mga pagbagsak ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Kaso ang damot kasi ng gobyerno natin. Sa totoo lang, sobrang damot. Paano ko nasabing sobrang damot? Paano hindi magiging madamot? Tingnan mo, yung West Philippine Sea na yan, excuse me. Busog ah. Sa West Philippine Sea na yan, sa totoo lang, na pinag-aaksayan nila ng panahon, ng oras, na imbis yung mga... Alam nyo, patagal ng ganito yung gobyerno natin? Ha? Patagal ng patagal, walang nagagawa rito. Puro West Philippine Sea na lang. Grabe naman yan. Punta na, halos daw, magdadalawang taon na. Kung tatanungin, pag sa interview, puro pag-aaralan. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ba tapos pag-aaralan yung para pababain yung presyo ng bigas? Tayo ng summit na ito na isulong ang Trilateral Partnership kung saan muling pagtibayin ang matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Oh, secret deal! Oh, kami naman magbabalik! Ito na, para matinding secret deal to ah. Ano to? Ano kaya ang kapalit nito? Alam mo to si Joe Biden, itong Amerika, ang gusto nito, kabig lang to ng kabig. Akala nyo mauutakan nyo ang Amerika? Hindi. Gusto, ang ugali niya, ang kabig lang ng kabig yan. Ayaw maglabas niyan. Ha? Tapos, tung presidente natin, tuwang-tuwa sa Amerika. Oh! Hindi kasi, eto ah, iniisip ng mga Tansu Dugyot Libag supporters ni Marcos. Ang haba na ng pangalan nyo. Ang iniisip kasi nila, kapag Amerika, maraming ibibigay sa Pilipinas, maraming tinatawag na ibibigay, yun, ganun, i-sponsor, ganun. Kasi mayaman ng Amerika, hindi katulad sa Japan. So, tutusin, mas mapera pa Japan sa Amerika, sa totoo lang. Mas okay pa dun. Tingnan nyo ha, magsisisi kayo bandang huli dyan, tingnan nyo, iyak kayo. Kapag yan, may magiging kapalit to, tandaan nyo yan. May magiging kapalit tong ano na to, tong yung gagawin ng Amerika dito sa Pilipinas. Oh, pero syempre, hindi papaalam sa atin ng gobyerno yan. Hindi yan ibabalita. Magugulat na lang tayo, pag napalitan na yung presidente, doon na lang natin malalaman na may bandang Pilipinas na pala na kinukuha ng Amerika. Yan! Sa panahon ngayon, panahon ni Marcos, di natin malalaman yan. Kasi, ano yan eh.
Hindi yan ipapalabas sa media, hindi yan nire-report. Siyempre, ilalaglag ba nila presidente nila? No? Malalaman na lang natin na kung ano yung hinihinging or kinuwang kapalit ng Amerika pag hindi na si Marcos ang presidente. Doon na lang natin yung malalaman na tayo naman, gulat na gulat, na nanasyak tayo, ay ganun pala yun. Tama nga yung sinabi ni ano, ni ganyan, ni ano, tama nga. O diba, ang gagaling nyo. Tama si ganito, si ganyan, pero dati ayun yung paniwalaan. Partnership ito sa Japan. The elevation of the Philippine-Japan-US partnership into this trilateral cooperation has the peace, stability, and prosperity of the Indo-Pacific at the forefront, which is the basis for this trilateral process. Kauglay dito, inaasahang maglalabas ang tatlong leader ng joint vision statement. Sa panahon ng summit, inaasahang pag-uusapan ng tatlong leader ang kanilang iisang pananaw para mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Posibleng matalakay, anisiriban, ang kamakailang insidente sa West Philippine Sea kung saan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Alam niyo ba, ito ah, yung West Philippine Sea na yan, yung ano ba dati tawag dyan? Ano ba pa-comment nga? Sino ba yung nakakaluwag-luwag dyan na pwede mag-comment? Ano yung pangalan dati ng West Philippine Sea? Nakalimutan ko. Pa-comment naman. Alam nyo ba, yung lugar na yan, tatlong bansa ang pwedeng magmay-ari niyan. Pwede ring angkinin ng Vietnam yan. Sa totoo lang. Yan ang hindi alam ng iba. South China Sea yan before. O yan. O. Alam nyo, tatlo ang pwedeng umangkin diyan. Pilipinas, Vietnam at China. Kaso nga lang ang si Pangulong, si former President Tatay Digong ay ano ang ginawa kasi diyan ay pakiusap or paikisama sa ibang bansa, sa China at sa ewan ko lang sa Vietnam kung ano. Pero hindi ko tukoy kung bakit hindi naghabol na diyan yung Vietnam eh. Oh, pero kung maaari, kasama pa yung ayun oh, Brunei, Malaysia, Thailand, Taiwan. Hindi ba kasama ano? Oh, 'di ba? Parang pwede pa ba Taiwan? Hindi na ano? Tapos ngayon ni ewan ko ba? Ano minsan alam mo yun na mind block ka na lang, biglang mag-ano na lang yung utak mo na wala ka nang masabi. Kasi nga parang alam mo yun sa sobrang inis mo. Na baka makapagsalita ka ng di maganda dahil paulit-ulit na lang ang dami-daming problema sa Pilipinas pero bakit ito? Ito mamaya papanood ko sa inyo kung ano pa ba yung isa pang problema sa Pilipinas ha? Bukod, no? Bukod sa bilihin. Tanga na maawa kayo dun sa mga tao pumunta pa dyan sa gobyerno para magmakaawa sa inyo. Panoorin nyo mamaya tapusin natin to. We will continue to call on peace and stability and the recent incidents be solved in a peaceful and diplomatic manner. But of course, we will note the recent incidents and our three leaders are expected to include this in their discussions and in the vision statement. Nabanggit din ng opisyal ng DFA na ang mga pagpupulong sa iba pang mga pinuno ay naglalayong sunog ang kalayaan sa paglalayag sa West Philippine Sea at protektahan ang mga mangingisdang Pilipino sa rehiyon. Ngunit nilinaw din ni Siriban na ang pagsasagawa ng trilateral summit ay hindi nakadirekta sa anumang bansa. Bagkus pangunahing nakatunaan niya ito sa kooperasyong pang-ekonomiya. As we've said in many occasions, this trilateral cooperation is not directed at any country. It is really a deepening of the existing strong bilateral alliances that we've had. And of course, if you look at the areas of discussion that are being looked at, the primary focus really is on economic cooperation. Samantala, inihayag pa ng DFA official na pag-uusapan ng tatlong leader ang tungkol sa iba't ibang larangan ng kooperasyon tulad ng seguridad sa ekonomiya, malinis na enerhiya,
people-to-people ties, security cooperation at iba pa. Magkakaroon din si Marcos. Alam niyo sa totoo lang, ilan ba? Si ERAP, tama ba ako? Si ERAP at si Pangulong, si former President Rodrigo Duterte lang ang hindi umasa sa Amerika. Ewan ko lang, baka nagkakamali ako, pero yun ang ano ko, yun ang natatandaan ko. Si ERAP at hindi si ERAP ata sa Amerika din. Hindi, alam ko sa ano din eh. Si ERAP at si Pangulong, si former President Rodrigo Duterte lang ang hindi umasa sa Amerika. Kasi halos lahat ng naging presidente, ano talaga sa Amerika eh. Okay, kahit lalo na hindi Lawan. Pulong kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, gayon din sa business community sa naturang bansa. Matatanda ang huling nagtungo si Marcos sa U.S. noong Nobyembre ng nakaraang taon, particular sa San Francisco, Los Angeles at Hawaii. April 30 hanggang May 4 naman ng taong 2023, nagkaroon ng official visit ang Pangulo sa Washington, diba tama ako? At September 2022 sa New York City para sa kanyang working visit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Daig pa ni ng Pangulo natin yung nag-around the world. Hindi pala around the world. Gala-gala. Grabe naman yan. Tutik na yan. Dami. O, eto. Eto'y dapat ina-actionan nyo, ho. Matagal nang hinihiling sa inyo to ng taong bayan. Na sana, huwag nyo naman gawin sa kanila to. Pero hindi nyo pa rin maibigay, hindi nyo ma-actionan kasi puro kayo travel. Hindi punggol kayo. Puro travel, gito, travel doon, travel dito. Para sa West Philippines, hindi putang yan na. Puro West Philippines, putang yan na, nung papala natin. Nakaka-hiblad, araw-araw mapapanood mo. Hoy, mga network, TV5, GMA, BCBN, Net25, kung alay-aling dyan. Ibahin nyo naman yung balita nyo na nalawa na kami. Ayaw na rin ng viewers namin na panoorin palagi yung ano na yan. Yung West Philippines na yan. Buti na lang talaga mga gwapo ang DDS vlogger. Kung hindi, kung mga katulad kami ni Libaggers vloggers, yung mga Libaggers vlogger dyan na demonetize. Wala, hindi kami papanoorin. Buti na lang kahit papano, wala tayong libag sa muka. O eto, panoorin nyo. Eto dapat ang pinagtutunan ng pansin. Ang tagal na nito. Isang mga transport group para tutulan ang plano ngayon ng pamahalaan na magdagdag ng motorcycle taxi company, lalo na daw dito sa Metro Manila. Si MJ Mondihar para sa report. Muling nagkaisa ang iba't ibang transport organization para tutulan ang plano ng Marcos Jr. Administration na magdagdag ng bagong motorcycle taxi player, lalo na dito sa Metro Manila. Sa ilalim ng pilot program para sa motorcycle taxis, tatlong kumpanya lamang ang pinapayagan ng gobyerno na mag-operate. Ito ay ang Angkas, Joyride at Moveit, habang na-disqualify naman ang kumpanyang Grab. Ayon sa grupo ng mga nagtatricycle, sila ang pinakatatamaan dahil mawawalan sila ng pasahero kung dadabi pang lalo ang MC taxis. Hindi na makatarungan para sa grupo dahil pares naman daw nagbabayad ng buwis sa mga tricycle at MC taxi. At tanggap nila na hindi sila makakuha ng pasahero sa mga major highway kumpara sa mga nakamotor. Pero sana kwenta hindi nila kung ilang tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers, at saka iba pang taxi drivers and UB Express drivers. Yan, ito pa. Oh. Ito, isa sa pinaka napakapalyadong desisyon ng gobyerno. Alam nyo, ito ah, alam naman natin sa sarili natin mga Pilipino, no, mauna-una yung history. Ayun yung isa sa mga pinagkakaingatan natin eh. Yung history. Una-una yung about sa jeep, yun yung pansinin nyo, unti-unti nang nawawala. Tapos ngayon, pati ba naman yung mga, itong mga ganito na mga taxi, mga tricycle driver, diba? Yan na nga lang hanap buhay nila. Tapos ayaw pang pakinggan ng ano ng gobyerno. Ano, dahil mawawalan ng ano kasi yung mahirap na lang. Ay, ang sarap magmura eh, no?
Ang sarap pag ano eh, sarap yung real talking sila ng sagad hanggang buto. Kaso hindi mo pwedeng gawin, baka may pa... Baka ipag- sa ika ni Marley ka, baka ipagurgur ka eh. Nakakawa itong mga to. Administrasyon, kinalampag sa issue ng motor... Ta- mor- motor... Ano? Motor... Ta- motor... taxis. Tama naman sila eh, pare-parehas lang naman nagbabayad, dapat maging patas. Hindi yung puta naman, nakatuon lang sa isang, alam mo yung gobyerno natin nagiging one-sided, sa totoo lang. Nagiging one-sided. Hindi siya neutral. No, na dapat balansehin niya, gumit na siya sa dalawang angulo, gumit na siya sa dalawang problema na nangyayari sa Pilipinas. Hindi, nangyayari ang ano kasi, ano eh, yung, ano siya, one-sided. Katulad nito. Oh, but ang tagal na nito, ayaw pa rin pakinggan. Tignan nyo, pustahan tayo, hindi pagbibigyan to ng gobyerno. Oh, hindi pagbibigyan yan. Pero ang isusulong dyan kung ano yung gusto niya. Pero yung mga kababayan natin na ganito, wala, nganga to, nganga. Kahit na media pa to, wala yan, nga nga yan. Hindi, nakakabuisit kasi. Punta na, tayo-tayo na nga lang nandito sa Pilipinas. Tayo, totoo nga yung sinasabi ng iba eh. Kung sino pa yung mga yung kadug kababayan mo, yung pa yung magpapahamak sa'yo. Punta na, ano ba talaga lahi niya ni Marcos? Hapon ba yan? Gago! Half America, half Japanese ata yan eh. Parang walang pagmamahal sa Pilipino, sa mga Pilipino eh. Nanteteng yan. Ang naapektuhan ng dahil sa motorcycle taxi na ito. Inirereklamo naman ang taxi group ang matumang lakita dahil sa dami ng kompetensya. Eh paano na lang daw kung papayagan pa ang dagdag na MC taxi player? Tama. Tapos sila, pwede sila sa highway. Yung mga taxi, yung mga tricycle, hindi pwede. O diba, sobrang unfair. Dadagdagan nila yan. Tapos, yung mga yan, napakalaya nila. Pang highway sila, pang ano sila, pang all around. Samantalang yung tricycle, pang barabarangay lang. Pag na-chem, pag minalis malas pa, hulihin pa. Ang dami kong ano, ang dami kong mga kamag-anak na tricycle boy na yan lang sobrang tumal nga talaga. Minsan, ang kitaan nila sa isang araw, minsan wala pang ang 500. Tapos, uso pa yung ano, yung RK, yung ano, yung pag dito, yung RK la ba? Anong tawag doon? Ano ba yun? Kota ba yun? Nakalimutan ko. Ano ba yun? Yung parang hindi sa'yo yung tricycle, ilalabas. Yung nilalabas mo lang, nakalimutan ko ang tawag doon. Oh. So doon, tumal na nga ng biyahe, dadagdagan pa nito. Di nga nga na. Ren, boundary yun. Ang inang yan, no? Oh. Alam nyo, ang tagal na nitong issue natin. Oo, ang tagal na yan. Pero tingnan nyo, hindi pa rin pinakinggan. Gusto nyong i-upgrade ng i-upgrade ang Pilipinas. Pero, hindi nyo naiisip na yung history ng Pilipinas ay unti-unti nang nawawala. Diba? Gusto nila upgrade. Harvard, batin mo mukha mo. Harvard. Diba? Yung mga gusto nilang maging makipagsabayan tayo sa ibang bansa. Paano tayo makikipagsabayan sa ibang bansa? Paano tayo magiging high-tech na katulad ng ibang bansa kung yung gobyerno natin corrupt? No! Nakmanteteng naman. Pero ipagsabayan kasi ibang bansa, madami magnanakaw sa gobyerno. Oh, anong gagawin doon? Hanggang sa aasa na lang tayo, nang-aasa na pa-high-tech tayo ng pa-high-tech. Pamahal ng pamahal ang bilihin. Pa-high-tech ng pa-high-tech, pamahal ng pamahal ang bilihin. Walang yan na yan.
Kalina nga natin, high blood ako. Kalina po, nung bahay kasi wala ang alas 9 na dyan ang waga, hanggang 3 o'clock, ang pira ko ay sisabid lang. Pinangkaayang ko isang daan, pinunta sa'yo nakita ba hindi wala nang tira sa akin. Yes, okay. Ang boundary, wala pa ang natira sa pira. Kalina mo, putain na sa isang araw, 600. Tapos, babayad pa nila yung sa boundary. Tapos, gasolina pa na napakamahal. Ang panginang yan. Tapos, yung pangulo natin, pa-travel-travel lang. Going there. Going to US, Japan. With the meeting of the America. Of the tago-tago of the pera of Caban of Pilipinas. Gago! Isip na yan eh, no? Dahil po sa mga MC Taxi na yan. Nasa 51,000 na ngayon ang MC Taxi slots sa Metro Manila. Pero ayon sa Transport Group, lagpas na raw ito sa 51,000 dahil nasa 8,000 na motorcycle taxi units ang bagong inaprobahan ng LTFRB. Sorry, chairman, kaibigan kita, Guadis. Ang usapan, gusto mo mag-expand, mag-probinsya ka, hindi Metro Manila. Ba't sa Metro Manila kayo nagdagdag? Tama. Ang usapan, expansion outside Metro Manila and yung dagdag pag-aaral, extension ng pag-aaral dahil nga kulang yung datos. At yung kayo mismo ang may kulang sa datos. Sa 76 na taon, hindi nyo natapos. Iminumungkahi naman ng LTFRB sa Kongreso na tapusin na sa Mayo ang pilot study para sa motorcycle taxis. Sa huli, umaasa naman ng transport groups na matatapos na ang gulangan sa sektor, lalo na't malinaw na may mali ang pagbili ng Grab sa Moveit kahit na nasa pilot program pa lamang ang MC Taxi sa bansa. Binenta nila yung binenta ng Moveit si Grab, tama? Kay Grab. Binarang namin dahil mali yun. Diba? Wale, paano may ibibenta? Pilot pa lang. Naglabas sila nang sinabi nila mismo hindi pwedeng gamitin. Meron akong kami record, tingnan nyo sa media. May record at pa-presscon sila, hindi pwedeng gamitin ni Moveit si Grab. Ibig sabihin yung kanyang application, yung kanyang training ground, silang lang galing yun. Meron, nagsalita si Ediron, executive director nila. Pero bakit hanggang ngayon tumatakbo? At ang ginagamit, Grab, nakita nyo sa may kubaw? Lahat ng nakadikit doon, power by Grab. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Tingnan nyo. Yan, shoutout kay yung mga senador dyan na puro na lang Duterte ang pinag-atupag. Ito, gawan nyo ng paraan to. Putain na, ilang taon na rin to. Walang yan yan. Puro na lang kayo ganyan eh. Wala nang kasawa-sawa eh. Dahil problema dito sa Pinas oh. Kawawa naman itong mga to. Speaking of Marcos pa rin, tagtarin na natin yan. May direktiba para sa NPA. Norin natin to ha. May direktiba para sa NPA. PBBM ipapatupad na ang amnesty program para sa CPPB. CPP NPA rebels NSA anyo. Ay, naku po. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ag-arang implementasyon ng amnesty program para sa mga natitirang miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ito ang isa sa mga direktiba ng Pangulo na naganap sa 5th National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAP Executive Committee Meeting kahapon sa Malacañang. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, sa oras na matapos ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa amnesty, ay matas na itong tipo proseso. Una-una, binigyan na ng ating go signal ng ating presidente na i-finalize yung IRR para magsimula na. And initially, mayroon ng 1,500 applicants from the CPP-NPA. Ma'am Corazon, salamat po. Christina, Cheryl. Ma-finalize na yung IRR. Dumalo rin sa pulong sa Malacañang si Vice President Sara Duterte. Ayon kaya Secretary Anyo, suportado ng Vice Presidente ang posisyon ni PBBM. She's supportive to the President.
And sasabihin na naman nila plastic. Oh. Alam niyo kahit sa ganyan sinasabi ni VP Sara, I'm support to the PBBM. Sabi ng mga tanso vlogger, ay plastic, plastic. Plastic. Hindi totoo 'yan. Mga bitter eh, no? There was a very good discussion, particularly on the proposed roadmap and some actions that were have to be taken. So all along the meeting, I don't see Vice President. Grabe, no? Ay, nako, bahala na kayong magkomento dun.